MSD.CB. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe na po kayo and huwag kalimuting pindutin ang notification bell para po kayo ma-update sa aking panibagong i-upload na videos. So guys, ang topic naman natin ngayon ay about sa mga mag-a-abroad at nagbabalak pa lang na mag-abroad. So guys, ako, first abroad ko 2010. So, 22 years old pa lang ako noon. Wala akong kaalam-alam dito noon, Saudi. Ang ano ko lang noon, guys, is hindi ako marunong mag-Arabic. Wala akong kaalam-alam talaga, guys, promise. Tapos, yung in-apply ko noon na trabaho, guys, is cleaner. Siyempre, guys, sa office yun. Tapos, pagdating dito, hindi naman pala yun ang trabaho ko, iba. Nagiging supervisor ako ng mga cleaner at sa mga T-girl. So, bago yun, guys. Siyempre, guys, pagdating dito, iba yung salita, Arabic. Walang, hindi ganong nakakaintindi sila ng English. So, ngayon, guys, sa mga magbabalak dyan na mag-abroad or mga papunta pa lang dito ngayon or may mga ready ticket or ready visa na sila ngayon, hinintay na lang yung flight. Unang-una gagawin nyo dito is yung rules po ng Saudi. Yung rules po kasi ng Saudi is, kung ano yung mga nakasanayan nila rito, yun yung sundin mo. Yung hindi naman nakasanayan, yun yung sa araw-araw nilang pamumuhay. Yung pagsusot ng abaya, tapos naka-hijab ka, tapos bawal makipag-usap sa mga lalaki dito, guys. Yun ang pinakatatlo. Tandaan pero palagi, bawal makipag-usap sa mga lalaki. Bawal din mag-boyfriend-boyfriend dito. Kasi kapag nahuli ka, guys, kulong ang abot mo. Lalo na pag nabuntis ka pa. Yun. Sa parating pa lang dito, mga first-timer, ang masasabi ko lang sa inyo is mag-ingat kayo, especially doon sa papasok ng mga DH. Mag-ingat kayo sa amo nyo na lalaki, amo ninyo na, anak sa amo ninyo, basta lalaki. Doon kayo palaging makikipag-usap sa madam ninyo, huwag sa amo na lalaki. Huwag din makipagtitigan kasi ibig sabihin nun, guys, meron kang pagnanasa doon. Tapos, guys, kung ano man yung mga, ito pa pala, guys, sa Pilipinas, yung pinipirma nating kontrata is, isa lang yung amo, syempre, isa lang yung employer mo. Pero ang nangyari sa iba, pagdating rito, maraming silang employer, maraming amo. Ang nakalagay doon is isa lang. Halimbawa, sa isang bahay, isang madam, isang among babae, isang among lalaki, tas mga anak. Pero yung pala, guys, mamaya, ang kaliwat kanan, utos pala yun. Lahat amo sila. Pero natural yun, guys, na utusan ka ng mga anak. Pero wag lang yung pagjujutihin or dadalhin ka sa kabilang bahay ng kapatid, ng nanay, ganun. Hindi naman po yung pwede. Kasi kung ano yung pinirmahan mo na kontrata, yun lang yun. Isang bahay lang yun, isang pamilya lang yung amo dun. Wala nang iba. Tapos, pangalawa, guys, is kung nasa bahay ka na ng amo mo, nagtatrabaho ka na, so syempre, huwag kang magpasiksi ng damit kasi alam mo na, mahirap dito, mahirap magtiwala. Tapos, kung ano man yung mga nakita mo mga gamit sa amo mo, kung nagagandahan ka, hanggang titig ka lang, huwag na huwag mong suotin or huwag na huwag mong balaking isukat. Yun ang pinaka number one. Mabubugbog ka ng amo mo. Tapos, pagdating naman sa sweldo, guys, kung halimbawa, parating na ang buwan, tapos na yung buwan, umabot na yung buwan na, sa sweldo na kayo. Sasabihin ng amo ninyo niya, saka na,
kasi ganito ganyan. Sabihin nyo guys na kailangan ko nang magpadala ng pera sa Pilipinas kasi kailangan ng anak ko or ng nanay ko. Basta ganun ang sabihin nyo. Huwag na huwag kayong pumayag na ang sweldo hindi ibibigay. Kung ganyan man mangyayari, halimbawa, 3 buwan na kayong hindi pinapasahod, tumawag kayo sa agency ninyo guys or di kaya sa Pulua. Sabihin nyo daw na ganun ang problema sa inyo para mailipat kayo ng ibang amo kung ang inyong amo ay malupet. And next guys is sa pagsasalita guys ng Arabic, syempre may hirapan tayo dun. So saka ko na ituturo sa inyo yon sa susunod na video ko yung Arabic words na basic lang guys. Ang sa ngayon is ang ating pag-usapan lang is ang ating pagpunta rito sa Saudi. At syempre guys, kapag halimbawa ikaw ay hindi ka naman DH at ang trabaho mo naman ay skilled, for example, cleaner, tigirl, sa mga salon, mga ganyan, mga skilled lahat, syempre guys, marami kayo niyan sa isang accommodation. Dati guys, nung nandito ako sa Riyadh ako noon, at sa Mobile pa ako noon nagtrabaho, is marami kami guys. So, kailangan mong makisama guys. Hindi yung astig ka, dahil astig ka sa Pilipinas, siga ka sa Pilipinas. Hindi ganun guys. Kapag nandito ka, syempre lahat makisama ka, makibagay ka, makisama ka. Hindi yung sisiga-siga ka, mga ganong bagay. Kailangan friendly ka sa lahat ng bagay. Hindi pwedeng ganito ako eh, hindi ganun guys kasi marami kang makakaaway. Kasi dito kung ayaw mo makipag-usap so manahimik ka na lang yung ayaw kung ayaw mo makipagkwentuhan. Tsaka isa pa guys, kapag halimbawa sa isang accommodation kapag ka marami kayo, kung ano man yung mga naririnig mo na mga usap-usapan, mga chismis-chismis about sa mga kasamahan mo, kasi ganito si ganyan. Guys, kung narinig mo yon, yung mouth mo, isipin mo na lang, huwag ka nang magsalita. Kasi kapag ka, halimbawa, narinig mo sa isa, tapos sinabi mo sa isa, tapos mag-aaway-aaway yan, tapos pagdating sa panahon, ikaw ang maiipit kasi sinabi ni ganito, na ganito ka ganyan. Tapos isa pa din sa mangyayari dun guys is, yung sinabi mo na words is tama, pagdating dun sa kabila, mali na. Kaya lalong mag-aaway-aaway. Yun ang iwasan natin guys sa maraming magkakasama sa isang akomodisyon. Kasi ako guys, mag-10 taon na ako ngayong December 13, sa pag-abroad guys, matanda na ako rito sa Saudi. Ganun ang mga na-experience ko dito guys, kaya ako tahimik na lang, shut out my mouth. Kino-close ko na lang yung mouth ko. At saka kung naririnig ko naman siya, tinatanggap ko sa kabilang tenga, tago sa kabilang tenga para iwas yung gulo, iwas away. Ganun na lang. Pero, minsan may time din guys na hindi mo rin talaga maiwasan. Kasi, ikaw yung minsan, ikaw na yung pinag-uusapan, kisyo ganito, kisyo ganyan. Kumbaga guys, ano na lang, kung hanggang kaya mong kimkimin, hanggang kaya mo siyang tiisin mo, huwag ka lang makipag-away, huwag mong kumprontahin. Tatahimik din yan. Kagaya ko, ang dami ng mga bintang-bintang sa akin dito noon. Kasi ako si ganito, taga-sumbong sa office, ganito, ganyan. Pero hindi ko yun iniinda guys, kasi alam ko naman sa sarili ko na wala akong ginawa. At alam din ng Diyos kung ano yung tama, kung sino yung nagsasabi ng tama. Kaya ganyan ako dito noon, tahimik na lang ako, kaya umabot ako ng ganito. Sa unang company ko guys, nagtagal ako noon ng 5 years, street yun, walang uwian, kasi wala naman akong asawa doon na inuwian. And family ko lang naman, so pinapadala ko lang sa pera monthly. Doon sa dati kong company, yun, kahit maraming mga ganun, kaya umabot pa rin ako doon ng 5 years. And then after that, nag-exit ako, going to Qatar. So 2 years din ako sa Qatar, so sa isang bahay, sa isang accommodation guys, is 1,000 kami, mahigit. Halo-halo yun guys, may Pilipino, Nepali, Sri Lanka, Bangladesh. Basta halo-halo guys. Ganun pa rin ang nangyayari. So, kailangan mo lang talaga doon yung is, kung ano yung mga narinig mo,
tanggapin sa kabilang tenga, labas sa kabilang tenga. Sara ang bibig para walang away. Ganun lang guys, walang delivery ng mga salita ni ganito. Uy, sabi ni ganito, sabi ni ganyan. No, hindi ganun. Hindi ako, ano, kaya nagtagal ako ng ganito sa abroad na walang record. And then now guys, naman sa aking company ngayon, sa Masko. Mag 4 years na ako ngayong December 13. At sa iisang accommodation lang guys. Dito lang, dito pa rin ako. Kung saan ako dumating noong 2016, dito hanggang dito pa rin ako ngayon. Di pa rin ako, di ako nalipat, ganun. Yun nga lang guys, kailangan mo talaga ng ano, kailangan mo talaga ng mahabang pasensya, unawa, makikisama. Kasi kung wala ka dyan sa tatlo guys, wala. Ang ano mo dyan is termination. Kung makikipag-away ka, termination. Or else, ilipat ka ng ibang accommodation. Or cut salary, ganun guys. Kaya kung sa akin, lahat ng narinig ko about kung ano-ano mga pinagsasabi, kasi hindi naman talaga maiwasan yan. Ayun, kinikip ko na lang siya sa dibdib ko. Hinaya ko na lang. Kapag hindi ko na kaya, iniiyak ko na lang. Ganun guys. Para magtagal tayo sa isang company na walang problema, na tinatawag nilang mafia muskila. Kaya sa mga nagbabalak mag-upload dyan, or sa mga nag-abroad na papunta na rito or papunta kahit sa ang lugar, kahit sa ang bansa guys, yun at yun ang gagawin ninyo. Huwag makinig sa mga chismis guys, yun, huwag mag-deliver ng mga salita na hindi maganda. Kung halimbawa narinig mo sa kabila, i-deliver mo sa kabila, huwag ganun kasi makikita tayo ng away dun. So kung anong naririnig mo, tanggapin dito, labas dito, sipir ang bibig. Yun ang pinaka-the best guys. Yun ang pinaka-sekreto ko. Kaya ako nagtagal sa aking accommodation or sa aking trabaho na walang kaaway. So, speaking of kaaway, kung halimbawa man guys, syempre hindi mo maiwasan na sa loob ng kwarto, hindi mo maiiwasan na magkasagutan. Pero, maya-maya din, magkakabati lang din naman din. Kasi syempre magkakwarto kayo. Pero, huwag kalimutan mag-say sorry. Kahit hindi mo mali, tanggapin mo pa rin na mali mo. Ganun guys, kasimple. Para tumagal ang ating pag-a-abroad or para tumagal tayo sa isang company. Iwasan ang mga ganong bagay. So guys, masyado nang mahaba ang aking video. Ang aking sinasabi ay sana naisa puso at naisa isip ninyo guys. So, baliktad guys, naisa-isip ninyo at naisa puso ninyo guys para sa inyo din yun. Maraming maraming salamat guys. Sana may natutunan kayo sa aking tips. Thank you very much sa inyong lahat. Bye-bye!